to subong coronavirus. Di ba? Pero ang nakamaayo lang, tungod sa grasya sa Ginoo, makastaan kita. Di ba? Kay bisan sa atong nakabuyari ari sa kalibutan, damo kita magiyang nga ginatawag batol. Mga gira. May ginatawag na gira sa tagipusoon. Di ba? Gira sa atong paminsaron, kalag, kagtandaan na ito, bisan din ta magkato, pwede na ito malapakan na ginatawag mga landmines na gibutang ni Satanas. Na wherein, ang landmines ni, mga, kumbaga mga minefields, makadistract ni sa itong pagiging Christian. Kagtandaan na ito, si Satan, medyo wise ni sa, kung diin ka Muslim na kakato, ato na mga landmines, butang niya. Oh, for example, ulo siya nagkato sa school, may mga landmines na sa ipabutang na. Oo, oh, para kumaga, kung di ka maghalo, malapakan mo, sabog ka. Di ba? Pwede ka marulaan sa pagtuo. Imbis ang connection mo sa Ginoo manami, tungod sang, kumaga, huwag mo nang talupang dyan ang mga, kumaga, tawag na sa mga, bisaya, lit up. Ano gari sa inyo man? Mga, siyod. Yan. Ayaw ba? Ayaw kay, may ano. So muna sa aton, gibabot sa Ginoo sa aton, pero humbal sa Biblia, hindi ka magkabala ka. Intune ka lang sa aton, humbal sa Ginoo. Kaya bisan din ka magkato, protection natin ka. Pero tandaan aton, be aware ta, kay tanan nga mga plano ni Satan, mga Christians ang puta, puterya. Oo. So normal, Christians family are prone to attack by Satan. O prone ta. Wala yung humbal sa aton nga, perfecto na ta, hindi. Wala yung perfecto na ta. Wala yung humbal sa aton, strong na kon, wala. Kitang tanan, we need Christ sa atong kabuhi. Kaya kung wala si Kristo sa kabuhi naton, useless ang atong pagpahinabuhi. Di ba? Useless. Even sa atong ministry, sa damo naton nga ministry, hindi ka maghambal, bilong na ko sa Jesus Reign Supreme Church, luwas na ko, hindi. Ang ilang tao sa Ginoo, hindi religion, relasyon. Di ba? Bisan paano naton, kadamo sa outreach naton, kanamo naton sa mga membro, batanda naton, each one of us dapat may commitment sa Ginoo. Kumitado ka. Hindi ba lang nakabalo ka sa pulong sa Ginoo, pero pawala-wala ka na, pabago-bago ang isip. Di ba? So, ano ba rin ang Biblia? Ang pinaka-prone subong, especially subong sa mga technology, pinaka-prone subong, ang friendship, dating, ang marriage. Di ba? Pinaka-prone na wherein, kung di ka maghalong sini, pwede ka atako ni Satanas. Pwede ni Satanas palukon ang landmine sa friendship niyo, sa dating, sa mga in-love, di ba? Marriage, lapit na February. Oh? Oh? So, kung di ka maghalong sini, pwede sabog tanan. Di ba? So, nakambali rin, nga ang dating, it is started with friendship. Di ba, pati mo nga? Ang dating, nag-start sa friendship. Ang marriage, nag-start sa friendship. Ang mahambal niya sa iban, pagkalibutan. Friends is the beginning of love. Aha. Nga mo na iban. Di ba? Kaya tira, nag-start. So, tandaan na ito, basin may landmines na. Di ba? Kaya tandaan na ito, ang love, hindi nga pagkakita mo, love na agad. Hindi. Ang true love, coming from God. It's a commitment with unconditional love. Di ba? So, nakabalili sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Oh. So, nakabalili rin, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. In other words, habali, ati si Pablo ni, habali Pablo, hindi ka magpadaya. Tandaan na ito, lahat na pwede madaya. Tanan pwede ka magbutigan. Di ba? Pero habali rin, hindi ka magpadeceive. Amali ano, Apostle Paul, hindi ka magpadeceive. Kaya nga, Christians kita, pero sometimes, sa kapamati kita sa mga lahi, sa iban. Hindi ka magpadeceive. Amali, habang lang siya, do not be deceived.
Hindi ka mapaluko, hindi ka mapalinlang. Pihon mo nga, you need to stand firm, di ba? In the name of Christ. Kaya sometimes sa aton, ang bawin ni tatay gina, dapat, kung dapat, kuhaon atong ginatawag kabutigan. Kaya sometimes sa aton, ang aton mga ginahambalabi na tuntuon, pati naging hindi. Di ba? Ibig nga sa aton nga paghiho, piling na to sa aton atong paghiho, pero hindi. Di ba? Sometimes yun, may mga sinyas-sinyas pa na, say-say. Huwag mo na, di ba? Sign na sa mga kabutigan na mo sinaw. Amo-amo ka pa na. Kaya nga ang paliniinis sa Pablo, do not be deceived, bad company corrupts good morals. In other words, even sa pagpili ni mo sa mga amigo mo, mga best friend ni mo, maghalong ka. Kaya hindi tanan mga close friend, mga best friend, maayo. Sometimes, ang ginakabit mo pang close friend, ang upang nagpahamak si mo. Sometimes, ang ginakabing mo pa nga, kumbaga, brothers and sisters, ang upang nagpahamak si mo. Hambal ni Pablo, don't be deceived. Lantawa! You need to pray. Ani, Lord, sakto ba ni mga friends ko? Okay ba ni sa friends? Di ba? May daganda mo mga friends mo, laglaganay mo. Laglaganay. Basta kay manami siya sa panulukan sa isang katao, ilaglag na lang ang isa. Hindi. Ang tutuon nga best friend, wait committed. Dasong, nasunod, makita natong ito mga levels of friendship. Kaya abin natong sila, kakampi, kaaway gani. Ang feeling natong sila, close friend na natong, siya pa na ang ginatawag, nagabutong si Mupay Dalong. Instead, ang best friend, dapat kumbaga buliganay ka mo, laglaganay ang resulta. Pero habang sa Ginoo, do not be deceived. Habang gani, bad company, corrupt, good morals. In other words, habang gani, balikin ko, kung magpili ka sa best friend, piliin mo na ang best friend mo, iya sa Ginoo. Ano ba lang, for example, ang mga plano mo para sa Ginoo. Ang plano man sa best friend mo, para man sa Ginoo. Kaya kung magsuliay ka mo, resulta laglaganay git ka mo. Laglaganay git ka mo. So, malinghambal ni ano, ni Apostle Paul, bad company, bad best friend, corrupt good morals. So, hindi ka maghambal nga, bakon ako, di ba? Hindi ka maghambal nga, ilang malang naging oprang, gasigarilyo-sigarilyo mo sila. Hindi ka maghambal sila. Basta maghambal ka nga hindi ka magsigarilyo, pero sa tago, wala mo makita brothers and sisters mo, nagasabigarilyo ka. Nagailinom ka. Di ba? Hindi ka maghambal. Kaya tandaan natin, ibinang niya naghambal. Do not be deceived. Isan paano ni mo kumagakabakod, mabot din ang panahon, magpalay ka git. Di ba? O, ari pa git. For example, sa mga malayo, for example, relationship na malagyo, di ba? LDR, relationship. Diba? Malayo na isin tayo, LDR mo. Tandaan natin, ang gusto niya, Apostle Paul din, rin, lahat tayo pwedeng ma-receive. So, ang mali rin, dapat, halungan natin ang pagiging Christian natin. Kaya kung ikaw malayo, long distance relationship. Realistic niya, bisa nakita ko sa mga damo na. Nakita ko ni Sano. Kung hindi ka mo Kristuhanon, pag may malungkot dito sa ibang area, may ibang manalungkot dito. Malungkot plus malungkot, lungkot na lungkot. Di ba? Now karon, ari ka di. Walay ka agapay to sa, walay kumbaga, walay ka alalay, walay kumbaga sa kasandigan. Now karon, may ibang kasandigan. Ang resulta, break. Ang resulta, landmine, galupok, boom! Buba? Not unless you are a Christian. E bisan malayo to sa, pero ang inyong purpose, iisa. Pagdayaw sa Ginoo. Pero kung hindi ka mo Christian, let me tell you, hindi magdugay. May tendency kayo nga ah. Prone siya ni Satanas mo. Not unless you are Christian, kabalo ka mag-rebuke, kabalo ka mag-pray. Diba? Kumbaga, sa mga couples, kung anong gusto sa isa, gusto sa isa.
Meaning, iisa lang ang direction ninyo, di ba? Hindi man pwede na ang gusto ko, hindi niya gusto. Ang gusto ko pang Ginoo, pero ang gusto sa isa, pang demonyo. Kontradik kami. Hindi pwede, hampal ganyan na sa ano, sa Biblia. Hindi pwede, ang isang kabulang mag-agak. Magtoy-toy sa isang kabulang. Mag-agak na sa musbisayo. Di ba? Hindi pwede. Amo nang ipabuti sa Biblia, do not be deceived. Kalunga natong kay sometimes pimo na natong nga yes I am strong. You're not. That's why we need brothers and sisters. Ang suplia to is better than one. Eh, hindi mo kaya mag-isa. Di ba? Hindi mo kaya. Amo na we need friends. True friends, ha? True friends. Kaya magulang may mga best friend, laglaganay. Kung wala na siya makuha si mo, kayaan ka na. Pero kung may maut-ut pa siya mo, padayon sa. Di ba? Kung wala ka rin mapulit, hindi ka mo best friend. So, ang mga sabi, ha? Ang mga sabi, ha? Hindi tao pa rin. Kaya ibig subong, mga ano, mga ating, actually, sa Biblia, di ko magpatis ang ginatawag teenager mo. Actually, teenager, ano na, katang isip na lang na, sa kumbaga, new psychologist. Bago na siya. Sa Biblia, kung yung mga taon, maraming magitang, kumbaga, young, old, tapos. Young and old, tapos. Ano na lang nila ang teenager, may humble, ay, hindi pa na kaya niya, sis, kay bata pa na siya. Hindi pa niya kaya. Let me tell you, ako 6 years old, 5 years old, kabalo kong tigang. Kaya nga, hindi exemption ang edad. Depende na sa pagtrato, depende na sa pagtuon, depende na sa paglaygay, sa pagpanudlo. So kung mga bata, mayawan ka ba 10 years old, mayawan ka pa panudlo? Even ka ni grade 6, muna yun na magbasa. Di ba? Magbasa, my goodness. Pero sa kami sa una, I don't know, basta kayo, wala mo pa di gagay ng diker? Hindi? Oo? Oh? Pero kanami lang sa Ginoo. Kaya wala tao ni Musubong, mga bata, papa, digi ko mag-menu papa ha, pagkakok ko. Di ba? Gamay pa na sa, ikaw lang gid akong kaupon papa. Hmm? Pero pag abot na sa mga 13 years old, pagkakita sa ano, yung tampang sa unang ano, nagkartingin sa supportalism. Nagkurukurong na. Sino siya? Okay na, gachins na ang bots ang babata. Di ba? Pero sa una, hindi ko mag-minyo papa para lagi ko sa inyo ni mama. Di ba? Hindi ko kamo pagbayaan. Amo man ang lalaki. Pagkakita niya sa babae, nagkurukurong naman sa. Kaya nga, amo, kagwapo. Gamo na subong ang ginatawag mga teenager. 13 up to 20. Grabe na sa subong. Amo ni ganapal si nambal niya puso po, do not be deceived. Mga bata, nga nakabalo na sa kamaturan, mga youth, do not be deceived. E mismo ang Biblia, nagatudlo sa aton kung paano ang tutadlungon ang aton nga kabuhi. Kaya nga aton mga nanay kag papa, tatay kag papa, ano na, nanay kag tatay, sometimes na-struggle sila sa aton kita mismo hindi mapatudlo. Well, which is, kabalo naman tawad kung ano ang tama, tapos di ba? So naman ang Biblia again, nga naman sa Mateo 20:30, for in the resurrection, neither Mary nor are given in marriage, but are like angels in heaven. So, ano na ibig sabihin na? Naman kung yung mga taon, sino na nagpati sa forever? Why nagpati sa forever? Diba? Sa mga may asawa, may bana, may forever? Grabe na ko, wala ba? Then let me tell you, walay forever. Tulpaan ng mag-asawa, ano? Basa sa Mateo 20:30. For in the resurrection, neither Mary nor are given in marriage, but are like an angel. In other words, ang marriage is a temporary lang. Kaya pag mamatay na ta, adun pa sa langit, walay Mary sa langit. We are like an angel. Di ba? We are like an angel. Pero,
Kung Mary is for eternity, hindi tanan may asawa. Hindi tanan nagamit nyo. Kaya nga man, some of them ginatawag na maging single to serve the Lord. Di ba? Some of them, tandaan na ito, hindi sa Bible, nagatunlo kita ang Bible. ang pinaka ano man, ang pinaka worst manggit, kaya ang mga lalaki ha, sometimes kita, ginapangita na ito, na siya naging maging asawa ko. Di ba? Siya naging ang gusto ko, baka kasalan ko habang buhay. Hindi! Tandaan mo, si Adam, wala nangita sa asawa. Ang nangita, ang kay nakita sa Ginoo, si Adam needs kini sa asawa. Meaning, let the Lord find you the wife. Hindi ka mangita sa mga wife. Di ba? That is the sense. Kaya, even siya no, sa isa, basa mo sa Biblia, sa isa ba nangita sa asawa? Hindi. Ang iyong amay, o katuto sa ano, mga relatives, mangita ko sa asawa para sa anak ko ngayon sa akin. Meaning, ang father gate ang mangita sa pangasawon. Hindi ikaw mismo ang mangita. Kahit kung ikaw ang mangita, may tendency. Bulakta kagit. Pero, sa mga Christians na, kung ang inyong mapagtipon subong, o ang inyong paimong merit subong medyo ka-worse, na Christian ka mo, hindi ibig sabihin maghiwalay ka mo ha, kundi mangita ka mo sa solusyon on how to stand, on how to fix, hindi kayo maghiwalay. Eh, hindi rason ng paghiwalay. Christians ko mo. Di ba? Hindi kayo mangita ka sa iban porque Christians ka na, mangita ka sa iban. Hindi ganit sakto na, pastor? Hindi. You need to fix your marriage. Hindi kayo gubaon mo. Tanda na to. Ang Ginoo hate divorce. Di ba? So once again, sa mga hindi marriage, tandaan na to, hindi kita ang magpangita. Let the Lord na magpangita para sa iyong pangasawon, para sa iyong pamanhon. Ang Ginoo, eh kung ang Ginoo magpangita, maghahatag sa iyong reward, ang bahala sa Biblia, you will be happy. Magmalipayon ka. Kaya, ang Ginoo na nagpangita para sa iyo, hindi ikaw nagpangita. Di ba? So, mga mga gift, marriage is a gift. Ephesians 5:32-33. Marriage is a good. It's a picture of very intimate relationship with God. Ang marriage, maayo. Pero once again, hindi tanan tinawag sa marriage. Hindi man tanan, tinawag maging single. As long as you are single right now, serve the Lord. Serve the Lord. Kaya kung makita sa Ginoong qualified ka na, then the Lord will reward you. A good wife, a good husband. Let the Lord find your special someone. Di ba? Let the Lord find your special someone. Hindi mo kailangan maghanap. Kundi habang single ka pa, serve the Lord. Tuduhan mo. Dokanta ba? Di ba? Serve the Lord. Serve the Lord lang it. Kaya gusto sa Ginoo sa aton na ang marriage is a gift mangin. Regalo ni sa Ginoo. Hindi mo lang pagpangitaon. Hayaan mo nga mismo ang Ginoo magpangita para sa'yo. Nakaman na rin, magkamata John 17:3, makita ni Nada. Ang the word na no, kapanon man kamo, yada, di ba? Intimate relationship. Hard relationship. So gusto sa Ginoo, first thing first, before ka mag-asawa, you had an intimate relationship with God. That's why ang topic natong subong, puso Jesus. Meaning, unaha si Ginoo sa Kristo before ang tanan. Kaya kung di mo pangitaon si Kristo, unang-una, hindi ka magpahambal. Ikaduha, hindi ka magpa-advise. Ang balitatay ina, sometimes mapinutik na kita. Kaya nga, ano magbinutik ka? In order to please men, not to God. Pero tanda na ito, bahala na kung di ma-please ang tao, basta ma-please ang Ginoo. Ang muna pinaka-importante. That's why, once again, ang topic na ito, Porso Jesus. So, naman na rin, with a close relationship with her husband, dapat with intimacy. If there is intimacy, there is eternity. Kung walang intimacy,
walay eternity. Kung walay saktong relasyon sa Ginoo, hindi ka gid makagato sa langit. Amo na amal sa Ginoo, before ka magpangasawa, dapat you have intimate relationship with God. Ano ba lang? Intimacy na yung wala na yung makapaghiwalay ninyong duha. Sa Bisaya pa. Di ba? Amal sa Bisaya, till death do us part. Oo. Oh. Di ba? So, ano yung gusto sa Ginoo sa aton? Na dapat siguraduhin naton, sino na ba ang ginatawag partner sa kabuhi naton? Sino ba mga close friend naton? Siguraduhin naton. Kaya even ganyan sa aton, may mga fellow brothers and sisters sa laglaganay pa. Even ganyan sa mga hambal-hambal, maghambal ang iban, ikaw pala sis, doon ka lang si mo, react din ka. Di ba? To, ang tutuod na friends, maghambal lang kahit ikaw mag-react. Kaya nga, kaya mo nang gusto sa Ginoo sa imuha, i-accept mo, kaya mo na nakita siya mo. Ang mga sis, ay to, oh, sabagawin mo na na. Pero kung hindi ka maghambal, picky ka na friends. Picky ka na friends. So, naman lang ang Biblia, for so Jesus, ano pa sa proverb, maghambal, it is better to be alone than to bring the devil along. Ano may? Kung sino na ka-ordinance mo, kung wala na sa Ginoo, demonyo na. Oo, oh, kung wala sa Ginoo. Ano sa Biblia? It is better to be alone than to bring the devil along. So kung ka-ordinance mo o ang ka-partner mo, wala sa Ginoo. Kung ang ka-partner mo, wala nagpanulok kay Ginoo sa Kristo, ang ka-ordinance mo, ang ka-partner mo, demonyo. Demonyo. May magpupuls. Dato sila sa simbahan. Pag-abot nila sa simbahan, napakita rin mo niyo sa simbahan. Pakita rin mo niyo. Ang porte yung panalagan sa mga tao. Porte yung panalagan. Ang lalaki, walang budagan. Walang budagan ng lalaki. Hambal sa limon niyo. Uy! Walang budagan. Kilala pa ko? Hambal sa lalaki. Oh, kilala ka. Ikaw si Satanas. Oh, kilala mo ngayon mo. Nga, walang budagan. Ang nilagan ko, asawa ko, kapatid mo. Ah, demonyo ganyan sa maya. Di ba? Huwag mo ganyan walang siyang nilagan. Imiyo na sa mo sa pagkakit demonyo. Di ba? Ang muna, tandaan na ito na, it is better to be alone than to be have the devil alone. Basin ang foundingas na ito, demonyo. Basin ang friends na ito, demonyo. Di ba? Piling na ito, matamis maghambal, pero mapait gamit. Di ba? So, mamaligyan ba lang kaya, dapat kung magpili magkasang kinatawag best friend, dapat, or ang mga partner, or best friend, or close friend, dapat yung pinaka the best. The best. Anong meaning sa best? B-E-S-T, being, integrity, standard, and truth. Di ko na ma-discuss na natin, pati ka damo. Pero, iyan ako lang, general. Mag-start na sa being. Being means, ano yung being? Ikaw? Tao? O, tao kit, being. Di ba? May ano na mo, may ano na support na sa pinahas, ano mo, sa, I think, Gracia. If anyone is in Christ, the old has gone, the new has come. Meaning, bago ka na tinuga. So, maghambal ta being, piyo na to, ng kita mismo, iya, tao ni Kristo. Tinao ta ni Kristo. Anak na ni Kristo. Followers na ni Kristo. Di ba? Nagkabala ng Biblia na there are level of friendship. So may mga level sa friendship na eh. Hindi lang na friendship ha. Na friendship mo. Hindi. First level sa friendship. First, casual friendship. Ano na yung casual friendship? Walang pakialam sa buhay. O alay ga. For example, gating sa simba. Pero kung may problema ka, wala siya pakialam sa'yo. Friend, pero ang tawag niya sa'yo mo, friends. Friendship. Pero wala siya pakialam sa'yo nga. May ano ba ka, kung may problema ka, sa'yo lang ang problema. Hindi ko ipanglabot ang problema mo, imo lang ang problema mo. Casual friends. Ikalawa, close friend. Ang close friend ni, utuot close siya sa'yo mo, but there is limitation. May limitasyon siya. With accountability. Limitasyon siya, may accountability. Kumbaga, hindi kipo ang pagiging best friend siya sa'yo. Ikatatlo na friends,
committed friends, meaning these friends are willing to die for you, which is Jesus is our close friend. He is willing to die for you. Bisan ano pang sala mo, kay labda ni Kristo, nagpakamatay siya para sa iyo. Amo ni ang true friends, ikaw, kung may true friends ka, di ba rin ang hindi kanya true friends, basta ikaw, true friends niya. Kaya nga, it's all about being, kung sino ka. Balik ko po, di ba rin, hindi ka trato niya ang friends, kung plastic ang iyong pagiging friends, basta ikaw, hindi plastic ang friends mo siya. Kaya nga, you have Christ in you. And that is committed friends. And only Jesus introduced sa sining of friends na nagpakamatay siya tungod lang sino. Wala na ginatulong kung naginaopra mo. Kaya nga, love ka ni Kristo. Di ba? May John 3:16 pa ito ginagpatihan ko. Di ba? Kaya nga, amo na yung gusto sa Ginoo sa aton. We must be committed. Sa aton, be committed. Committed. Nagkagalit ha? Kumitado kita. Ano ba na kung anong binitawan mo mga salita sa partner mo or sa Ginoo, buhaton mo. Tama? Sometimes po, magbuhita sa istorya, di na ito pagtumanon. Diba? Di na ito pagtumanon. Ang iban pa, nainjan. Nainjan? Oo. Ako, habang basta kaya lang, makatugi ko for the six ang words ng ginbuhian ko. Last Sunday, may katukutos sa ano, kay ngalan. Habang kumawali man kung hindi, makatukos kay ngalan. Kaya una-una, nagpaobra ko to bukag sa manok. Ano na? Pugaran sa manok. Oo, oh, lima kabilog. Oo. Oh. Ulan-ulan! Gabalan pa ko ni Tatay Larumbi. Ay, na, haahalong ka ha? Nakarong kayo, nalupad ko sa motor. Pero glory to God, grabe protection sa ilog, Japon. Kaya nga, nagbuhi ko sa istorya. Hindi pwede, di porkit ulan, hindi ko magkato. Hindi na bala siguro ah. Di ba? Nagkato ko for the sake of the words ng gibuyan ko nga tay. Pero si Tatay Pilis, huwag ngayon kabalo. Nagbuhi ko sa istorya, kamukato ko ni tay. Pero ginawa na ko niya sa bukag ha, glory to God. Pero ano na, bilang Christians, ang atong balang mga hambalanon bala, piyoon natong every word dapat matupad. Kumbaga, tumanon mo. Hindi kayo puro ka lang hambal, dahil ka hambal, pero wala natupad isa't isa. Amo na, himbal, promises are made to be broken. Kaya ikaw mismo mo, nag-broke ka sa promise mo. O for example, mga bata naton, mga bata, pa, pangklik ko sa muna. Sana naman pa mo? Oo. Sundo lang. Nag-abot na lang pila kasunduhan, wala mo pa nabaklan. Bata na, tuon. Pero nakabuhi ka sa istorya. Pero piyoon mo, ang istorya mo, matuman sa kabuhi niya. Kaya may tendency, nag-binotate ka na. Di ba? May topic ka. Stop lying. Guard your lips. Walang man ipantudlo sa bata mo, napamana mo. Di ba? Amo ni, pursue Jesus, it is better to be alone than to bring the devil along. Sigurado naton, walay timonyo na upod naton. Di ba? Sa aton man, ng mga Christians, kung ano man ang nakakabuti sa Panginoon, sa Ginoo, buhato naton. Di ba? Buhato naton. For the sake sa ngalan ni Ginoo sa Kristo. Di bali ng pangalan naton mapahamak, importante ang pangalan ni Kristo hindi mapahamak. So naman ang Biblia, John 1:12, you are a child of God. So kung child daw ka sa Ginoo, sino makaperde sino? Wala, di ba? If in, ano tong ano lang my verse mo? If God is with us, who can be against us? Pero paano mo na i-access? Pursue Jesus. Pray. Sometimes ako nakalimta na ito magpangamuyo. Wala na tayo pangamuyo. Wala na tayo basa sa Biblia. Nagtinamad na ta. Tapos kung hambalan kita, hindi kita magpamati. Kapili na ito, sakto ta. Hindi porkit iloy ka, hindi porkit bata ka, sakto ka na. Di ba? Hindi. Each one of us pwede magkamali. Hambal pag isang magiging kanan, bata ka pa, papunta ka pala
papunta para ka pa lang, pabalik na ako. Di ang pamangkot. Kung napalaan mo kung sinong ikatu mo, kung si Kristo, manibalik ka pa. Kaya mo matultulan ang dalan pakato ni Kristo. Amo nagbalik ka. Di ba? Mga tiko ng mga ano. O, for example, ako ng mga anak, kita ang anak, di po kita kasalangan itong mga ginikanan, tulukon mo ng sala nila. Hindi. Kundi mangita ka sa pahagi kung paano mo sala gayan, review ko, istoryahan. Di kayo tumutang sa, hindi. Kaya hamba na gani, kung maglumot ka, wala blessing magato sa ato. Di ba? Wala blessing. Kaya nga, ang blessing sa Ginoo, gainawas ni. Pero tungod sa mga hindrances, gabalapag ang hindrances, hindrance, balapag, instead ang kalog pakato sa imo nga balay nagpakato sa iban. Di ba? So amo ni sa aton halungan nato nang atong pagiging Christian. Kabalre, you are a child of God. If we are a child of God, there is limitation. Yes, it is good. Sometimes pang iban makipagano, makipagkilala, for example sa acquaintance, pamilyar acquaintance. Acquaintance, makilala acquaintance. Ano ba lang acquaintance pala ka mga high school na? Oo. Oh. Acquaintance, oh. Paano kung magkilalahay na grabe yung suga? Ang sanak, may sanak-sanak pa, mga lights pa. Tapos sawot ka mo doon. Ano pa kanin mo? Ha? Kaya sinawot ka mo, no? Di ba? Acquaintance, ano na? Aral na acquaintance mo. Oh, first of all, paano ka muna magkikilalahay kung amo ka muna si pasyon? Kundi, hambal sa Ginoo, be sensitive, di ba? Ibig na ibang gani, magpag-makipag-sikans. Basta, Lord, siya na bang makipag-ano? Please pray ko ba sa? Lord? Di ba? Hindi ba siguro masama siguro kung mag-pray ka kasi-sikans? Di ba? Siya na ba, Lord? Ay, kamusta? Siya na ba? Siya na ba, Lord? Siya? Di ba? Hindi ba siguro nautan siguro? Kaya gusto mo lang, piliyon mo ang praise kaya sa Ginoo. Di ba? Kaya sometimes sa aton, pag-ambag yung iban, ang iban pag-ani, gusto sa mga babae, may mga standard din mga babae pagpagano sa mga ano, mga friends ng mga laki. Eh siyempre, hama lang, friends sa beginning of love. O, di ba? Gusto nila may ginatawag na personality. Na? Personality. Meaning, kwarta aji, piso mo. Personality. Di ba? May ginatawag character. O, may salakyan ka ba? Di ba? Piyo na to, musan pa may character na siya, pero hindi sa Ginoo, useless na siya. Di ba? Useless na siya. Damo na subong, espesyal sa mga tao subong. Pag-dispirada na, alam, dispirada. O, oh, una sa, ano pa, sa 20 years old, Lord, pray pa. Gusto ko, Lord, mga puti. Ah, 5'7", Lord. Grabe. Matsu. Oh, grabe. 20 years old pa na ang babae, ha? Nakaroon, nakabuti sa 30, Lord. Hindi na lang 5'7", Lord. Okay na, Lord, 5'5". Diba, wala, nag-decrease na ang iyang, ano, standard. Di ba? Okay na 5-5, Lord. 5-5. Bakit po? Ha? Nakaroon. Nakabot 40 na sa ang edad niya. Hambal niya. Lord. Lord. 40 na ko. Wala po kayo view. Lapit na ang sipa, Lord. 42. Wala po kayo view. Hindi na lang 5-5, Lord. 5-5 na lang, Lord. Nakaroon, nagkapunta sa 45. Lord, basta lalaki. Okay. Nadulang standard niya. Nadulang ang faith niya. Nadulang ang faith. Tandaan mo, once again, hindi tanan ginatawag sa pangasawa. Tanan. Hindi tanan man ginatawag pagiging single. Kung single ka subong, kurasan mo, usar mo para sa Ginoo. Pursuing Jesus, it is better to be alone than to bring the devil along. So na bali rin, dapat maintindihan natin kung sino ka sa tubangan sa Ginoo. Naintindihan nyo man kung sino ka sa tubangan sa Ginoo? Di ba may topic sa pastor? Nabali pastor, ano to? Know your God? Ano? Know your position in God? Naku muna. Meaning, ipaloonin mo kung sino ka sa tubangan sa Ginoo. Di ba? Ipaloon mo. So, mga malampiya, understand your being. Ipaloon mo ang pagiging ikaw. Lalaking-lalaki ka ba talaga? Babaeng-babae ka ba talaga? Di ba? Are you meant to use for ministry
nakipagod sa ginusapon, Psalm 34, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, anong gusto sa Ginoo? Kalipay mo. So, kung kalipay mo, na mag-alagad sa Ginoo, then serve to the Lord faithfully. Hindi ka makunta. Hindi ka lang maservisyo sa Ginoo kung kumbaga nami ang panahon, o confident ka lang, na wala kay ginapatsyag, ang mga na gali, in good times and bad times, I will worship the Lord. Di ba? Hindi pwede good times ka lang, tapik ka sa Ginoo, may kwarta ka lang, among pagsimba-simbo, may kwarta ka wala, simba ka sa Ginoo. Eh malay mo, why imposible sa Ginoo, tagaan ka sa kwarta sa Ginoo pagkabot mo simbahan? Di ba? Kung may imposible sa Ginoo, sa aton lang sometimes, ang Ginoo na ito, kumbaga, ikaduha na lang siya. Instead, seeking first the kingdom of God, seeking first Jesus, ikaduha na lang ang Ginoo mo option. Hindi. Hindi dapat second choice ang balis sa Rwilin. Dapat? Dapat first choice. Ladies' choice. Diba? So, ang sa Psalms 7, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. He will give you the desire. Diba? Kung desire mo kumbaga makita sa mga best friend, magkaroon sa partner, then pray. Pray. Kung gusto mo magkaroon sa trabaho, pray. Diba? And sometimes puro lang plano, ambition, no action. Hindi. Tandaan natong action speaks louder than words. Diba? Kaya walang pili halagin sa aton, delight yourself in the Lord. Kung gusto mo makalipay, makalipay ka. Hindi kayo na nalipay ka, nasubuan ka pa. Diba? Nalipay ka, pero nasubuan ka. Ano diba? Lukewarm? Diba? Hot and cold? So, manigipagod sa Ginoo sa aton, pursue Jesus, be happy. Kaya, anapal din sa 2 Corinthians, verse 6 to 14, alam mo na kung sino ang sasamahan mo na kaibigan, huwag kang sasama na hindi kayo pariha ang puso. Ang ginapangita, o for example, tamo man sa aton mga yung, kung mamili ka man lang sa mga ginatawag friends mo, sigurado ang na friends mo sa Ginoo. Kung di man mo friends sa Ginoo, dalhon mo sa Ginoo. Di ba? O for example, mga tatay, kung ang imo anak, may mga friends na hindi niya sa Ginoo, hindi mo pag, mapalan nga, hindi niya sa Ginoo ha? Dala na, di ba? Kasi dalhon mo na sa. Hindi! Oo, dalhon mo sa. Laygayan mo sa pulong sa Ginoo para madala na ito sa pulpito. Di ba? Hindi kay, ano na ito? Hindi ka pwede makikalubilo sila. Kay bawal na siya. Hindi na Christian. Yes, they are not Christian. But, hindi ka magpadala sila, sila dalhon mo, dira sa imo ha? Ibig dira sa imo nga balay, dalhon mo sa, para malaygayan sa imo nga tatay. Kaya tayo sa tatay, confident eh. Mga mga tatay, ah, ang anak ko ni, amo ni mga friends niya, confident ko na sila. Oh, di ba? Oh, mga anak, before ka mo maglagaw, mag-word up ka na neta. Di pwede man. Hindi kayo mahambal ka rita. Ikaw Christian, siya hindi Christian. Hindi pwede. Hindi. Paano na tumakapigan ni siya kung ikaw mismo, wala ka nagpaubos? Pangitan mo sa pamagi kung paano mo sa madala, di kayo ikaw madala. Di ba? So, nga malampi ha, for so Jesus, ay nasapin, huwag kang sasama sa hindi mo kapariha ang puso. So, amo na, alam kay Bora ka. O sa may plano mag-asawa, dapat siguro, mga babae, dapat sigurado na ito nga ato na partner, dapat parihagin ka mong gintulok. Sino gintulok mo, Brad? Si Kristo. Ako man, si Kristo. O parihagin ka mong gintulok. Diba? Sino gintulok mo, Brad? Si Demonyo. O dira ka, ako si Kristo. Ito. Diba? Ang dapis ng mag-asawa, dapat ang ginatulok si Kristo. Diba? Lakalang subong mga babae ang nagpangalagad sa Ginoo. Lakalang subong mga lalaki ang nagpangalagad sa Ginoo. Kaya kung may partner ka mo na nagpangalagad sa Ginoo, upon ka mo sa Ginoo. Di ba? Amo na, siguro naman naton. Mga anak, at itong tatlo ko kadisipulo kapon? Ha? Ito mong tatlo kadisipulo ko kapon? O, mamati ta ha? Mamati ta ha? O, mamati ta. Disipulo ko na sila kapon. So, amo na, nga pala Ginoo, for so Jesus, be the right friend. Dapat siguraduhin mo nga kaibaw ka nga right friend ka. True friends ka. Hindi na baling hindi ka right friend sila basta ikaw right friend ka siya. Right friend ka. Matuod ka nga friends. Hindi lang kasaligan ka, kasugiran ka,
kahambalan ka, ang kumbaga kung sa tatay mo pa, kalay, makalay kayo sa tatay si mo, makalay kayo naman sa tatay mo. Di ba? Give and take. Tambal gani. Di ba? Give and take. So, tandaan na ito, aritasan sa Proverbs 16:9, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. In other words, ang mga plano, okay pa man tada, okay pa? Okay pa. Ang mga plano ari sa aton, pero ang spot steps, iya sa Ginoo. So dapat, bawat isa sa aton, subong may plano. Eh hindi lang ta mag-worship kere, pwede ta mag-worship sa ibang na simbahan, aton nga brands, aton nga ministry. Hindi porkit, ari lang ko din nagawali, ari lang ko forever. Hindi. May tinising nga hindi ko gamitong dire, pwede ko gamitong ko dito. Even na taga dire ko, pero sometimes wala ko nagatubo dire, pero nagatubo ko dito. Di ba? Oh, for example, mga kautoran na ito, siya pala, sis, wala na nagasimba sa atong kasimbahan. Ato na sa piyang kasimbahan. Then glory to God. Ang importante, na kung huwag mo siya malipay din, nalipay sa rito, ang importante, si Kristo niya po ang sintro niya. Di kaya iba din saan pa. Siya pala, brad, talawag it siya. Nagtagpo sa piyang kasimbahan. Di ba? Hindi. We need to, mga sabibiyan, we need to pray. Sometimes na sa atong dita malipay, kung atong isa kautod, atong nagsimba sa piyak, or na may nagwali di, hindi ta malipay, or may nagwali to, hindi ta malipay di. Dapat magkakalipay kita, especially ang sintro sa pagwali, ang sintro sa pagkato na to dito, si Kristo. Natanis, kabuhi mong ginapanaya mo. Di ba? Kaya kung kabuhi ang ginapanaya mo, kara, mag-ibte kay di gina. Mag-ibot ka na lang gina. Pero kung hindi mo kabuhi ginapanaya mo, si Kristo ginapanaya mo, hindi ka magkabalaka. We are in the same menu. Di ba? Si Kristo ang sanayaw ta. Hindi ka galing ta. Kaya habang ganyan sa Biblia, sometimes may mga, sometimes ganyan kuno, ang atong ka-heart, huwag ta makabalo, makita ganyan ang heart na to, deceitful. Amo na, pag ikaw mahigugma sa isang kababae o lalaki, hindi lang heart gamitong mo. Habang ganyan, Lord, di ba? Love the Lord with all of your heart, mind, soul. Buo, hindi kayo diri ka lang. Kapag tumibo ang puso, di ba? Hindi lang kami ito ni. Deceitful ang tagipusoon. Oh, aray, may differentiate na rin. Di po ko yung ayabal. Ang plano na sa Diyos, o ang plano na sa tao, pero ang steps para sa Ginoo. So, aray, ang true love, ang tutod ng gugma. May ginatawag infatuation? Infatuation. Basta, ito na, teacher. Oo. Oh. Ang infatuation, gini-differentiate ko na eh. Ang infatuation hindi ni love, may true love with iba ang infatuation. Infatuation eh, crush-crush, di ba? Cute-cute siya. Diba? Mga, are, ang infatuation, are, mga lalaki, mga yon, o mga babae, ang ibang infatuation eh, sudden, ano yung mga babae? Gusto ko din sa. Ha? Are pa, highly emotional, idealistic. Sana kapag kami na. Kung kami na, grabe. So, kumbaga, hindi pa kanin ka mo, imagination na. Di ba? So, kumbaga, hindi pa kanin ka mo, feeling mo, mag-asawa na ka mo. Pero, huwag ka pa kanin ginaano, ginasugot. Ano tawag na? Ginasawa. Seeking to get. Aha, ari. Infatuation niya, ano pa lang po? Makuha ng giti ka, di ba? Why po wakari siya maumasyuta, ginarin po na sa mga sarong mo sa. Ginarin po na sa mga sarong mo. Di ba? Seeking to get. Tandaan natin ha, ang love, hindi niya ano. Ano pa? Based on feeling, hindi lang feeling ang love. Ano yung mga pagkakita siya? Uy, kagawa pa siya. Iyon, kung kagula ba din. Hindi, feelings, white flakes, hindi. Hindi na love. Ano pa? Weakened by separation. Ano pa lang? Sa mga kanta, na weakened by separation, ano lang? Di ko kayang tanggapin, di ba? Hindi na love. Hindi na love. Namang wicked separation. Mga kanta mga una. Di ba? Di ba? Papa don't preach me. Di ba? Mga una. Wala na. Hindi na love. Hindi love. Ari pa. Seeking to find happiness. Focusing on internal looks. Ano yung lang? Kagwapo siya. Kamacho siya. Di ba? Kamacho siya. Malay mo. Balongtot na mong macho. Di ba? Di na. Emotion. Passive. Amunahan ang ginatawag. Infatuation.
or mga crush na feeling nila in love, hindi na in love, kamanyakan. Di ba? Ang totoo nga love, are gradual, faithful and consistent. Di ba, hindi ka maghanap ng iba? Hindi kayo networking ang resulta. Di ba? May shoot a one, shoot a two, shoot a three. Di ba? Ang resulta, break tanan, why maani? Siyempre, break tanan mo. Ari pa, realistic ini, ano ka? Maging totoo ka siya, ha? Di ba? Maging totoo ka, mahambag ka nga. Oo, oh, maging, kumbaga, open ka siya, ha? Realistic ka. Be transparent. Oo. Oh, ano pa? Be sick in commitment, strengthened with by separation, seeking to give happiness, focusing on eternal characters, aning, balik ka. Astrid, seeking to give happiness. Ani ba lang? You're willing to give up. For example, divorce mo ginagawalin mo sa isang babae. Pero hindi ka gusto sa babae. Pero labong sa babae, you are willing to give up sa sinang na babae para lang sa iyang talipay na itong lalaki. Kaya? Kaya siyang isurinder sa lalaki para malipay ang babae na ang gusto sa babae ang itong lalaki. Amuni, you are willing to give up. Kaya ang pagigugma, hindi selfish. You are willing to die. You are willing to give up for the happiness of others. Hindi lang kagalingan mo nga malipay. Gusto ko malipay ko. Gusto ko magkap. Hindi. Ang gusto sa Ginoo, malipay ka. Hindi man di ka makasama, ang importante malipay ka sa iba. Ah, kasakit, no? Pero that's reality. Ang muna nga, magsambliya. Actually, gireserts ko lang nyo. Gireserts ko lang. So, nga magpapakita rin, seeking to give, freeing, in love with devotion. In love with devotion. Pakitang gilas ka. Kung ikaw lalaki, kung labo ang babae, kag-willing ka naging magpangasawa siya, ipakita mo nga, you're mabuot, maayok ka, di ba? Pakita mo. Oh, for example, mukha to ka sa ginikanan sa babae, o siyempre, ano mo to? Magkaya-kaya ka lang to? Hindi. Magpakitang gilas ka sa amay. Para magustuhan ka, kinagustuhan ka sa babae mo. Tama? Nagustuhan ka sa babae, hindi na kailangan magpakitang gilas ka pa sa babae. Ginsag, gano'n ka rin, isapat ka na galing mo. At to naman luya ka naman sa ginikanan. Kaya para magustuhan ka, kailangan mo subong, ano tawag na, mag-asawa na ang bana hindi gusto sa ginikanan, ang asawa hindi gusto sa ginikanan, sa pipiya. Kaya nga, gusto mo lang mo, ipakita sa mga asawa, wala mo ginapakita sa main road, sa ginikanan. May glory ka mo. Pero di ba? Amo na ginaubra mo, Brad? Oy, siyempre. Huwag ka mo kabalong kapag hugas ko sa ulan nanay. Hindi pa kami. Kaya, amo na obligasyon natin mo, hindi pwede nga pakitang gilas ka lang. Sa imo nga nang huyagan, pakitang gilas ka para sa tanan. Kaya hindi ka self-centered people. Di ba? Nagamang yung pagbiyas ato, dapat in love with emotion. Meaning, tanan na. Tanan. Dapat, kung na-in love sa simo, dapat ang ginikanan na-in love ang simo. Di ba? Ginikanan sa babae, ha? Eh, siyempre, ang magamang ginikanan, anak ko siya, anak ko man siya. Hindi ko man siya anak in flesh, pero anak ko man siya, ako. Kaya nga, ang asawa niya, anak ko. Di ba? Eh, sometimes, subong, may mga, hindi ko kaya yung usap tayo ng malaw, ng, ano na? Father-in-law, ano na? Padrelo. Ugangan! Yan! Tamo mga ugangan na kumpra ilang mga ano? Umagat. Di ba? Even sa buhol, tamo. Ginaksismis. Kaya nga, hindi nila gusto. So, muna ubraho natin. Even kay Kristo, para magustuhan ka, pakitang gilas ka. Pakitang gilas ka hanggang wakas. Di ba? So, nga malam niya, God says, love the Lord with all of your heart and mind. So choose your friend wisely, because for so Jesus it is for so Jesus. Amo na yung gusto sa Ginoo. Kaya pa rin ang advance ko. Amo straight-tray nga to walk together, agreeing together. So hindi pwede nga hindi mag santuan ay kamunduha. So subong pa lang dapat mga paminsan na ta nga ang atong kaupot hindi iya sa demonyo, iya sa Ginoo. Kung ano ang purso ko, purso mo. Kung anong purso niya, purso mo man. Especially ang purso niya, spiritual. Di ba? Kaya ba po na gani, hindi tanan nga lalaki nagapalapit sa simbahan. Hindi man tanan nga babae nagapalapit sa simbahan.
Kaya kung may mga partner kita, may kabataan kita na nagapalapit, nagapangalagad sa Ginoo, atong suportahan. Hindi natong buligan sa paglagtag. So namali rin, dapat we need to stand. So 1 Timothy chapter 5 verse 2, the older women as mothers and younger women as sisters in all purity. So magambal ta in all purity. Ani ba rin sometimes, kung ginakapi mo siya as sister, tulukon mo siya as sister. Kung ginakapi mo siya as mother or father, tulukon mo siya as father. Di ba? Ang iba pa gani, ano lang Brad, nag-kiss kami. Ako no, ang kumbaga, friends kiss. Ma-friends price man ang kiss, kung anong klaseng kiss na. Pero gihaluan niyo sang masakit o mga ano na, mga, ano ba lang, mga pamisaro na lang mga malaway, hindi na naiya sa Ginoo, hindi na friends pag nanasa na naiyo. Di ba? Dirty minded. Pero hambal sa Ginoo, na in order to treat purity sang tanan, ipindi mo na amay, basta elder, treat them as your father, mother, sister, with all purity. Ano ba yung walang maikuha?